Tidak ada apa-apa, loh. Tolonglah, Kak. Itu yang ingin kami lakukan. Talagang tinda dito noon. Ako mabubusog kapag lagi ka nandito. Ito, ito, ito. Oh. Ito si Lara. Yan, may asawa na, pero mahilig sa may asawa. Ito, ito. Ito si Ernesto. Lima ng panganay niyan. Hinihintay na nga lang ng mga taga dito magkaroon siya ng panganay kay Lara eh. Ba talaga dito sa Las Espadas, no? Proteksyon to, laban sa kanya! Bakit ano ba to si Emma? Aswang diwende? Mabuti nga namimigay ng ganito si Andres ng libre para di kami masapian ng masamang espiritu ng gagaling sa loob ng babaeng yan! Hoy! Bayo ka nga sa amin! Ingat kayo dyan! Baka anong gawin sa atin ng babaeng yan! Ano kasi nangyari? Ano kasi napunta dito? Naku, naku, Emma. Mauna ka na nga muna sa atin. Ako nang bahala dito bago pa maging kurung-kurung yung mga tao dito. Sige na! Talaga ba, ate? Sakit ka ba na takot? Bakla ka! Sa video, di ba? Parang mas gusto ko yung suot mo dun. Excuse me. Okay. OMG! How rude! Hindi pa nga kami tapos magpakilala sa'yo, di ba? Tawan niyo ko! She talks to the dead, di ba? Why don't we play Spirit of the Glass? Tas siya yung glass. I know. I'll ask the first question. Fake news ba si Emma? Why? Yes! What the hell? Weirdo. Kumusta na ang daddy mo? Kwento niya ba ako sa'yo? Did he tell you what a passionate love affair he and Tita Camila had? Nagsaselos pa si Mommy sa'kin?
tanong ko kung sino ang mangkukulam. Tinatanong ko kung sino ang mangkukulam. Lalaki. Lalaki ang mangkukulam. Suriin mo kung sino to. Walang hiyang Nicanor na yan. Ang yaka! Ang dress! Ate naman! Bakit, ha? Matumal ba ni Gosyo mo? Matumal ba ni Gosyo mo? Kaya pag yung bata, pinag-iinitan mo! Ha? Pinahamak mo yung bata, pinahamak mo para ano, para dumamin manoloko mo! Ha? Si ate naman eh. Iniisip ko lang ang kapakanan ng Las Espadas. Gusto ko lang iligtas ang lugar na ito mula doon sa masamang espiritong dumidikit doon sa katawan ng babaeng yon. Hoy! Sinong niloko mo? Ako tong kausap mo. Alam natin na mas peke ka pa sa diploma ng politiko. Ate, alam mo, hindi lang ako ang may gusto na mawala ang babaeng yon dito. May suporta ako nila. Sinong nila? Ano? Palang mukha mo, ha? Ano? Tingin mo maniniwala kami sa'yo? Ha? Ha? Alam namin na habon mo pera lang. Bakit niyo ba ginagawa ito sa akin? Wala naman ako masama ginagawa sa'yo. Sa gusto ko, umalis ka na sa Las Espadas bago pa kami magpaalis sa'yo. Teka, huwag muna. Baka kami tapos maglaro nito eh. Tama na nga yan! Shut up, Mildred! Pitawan niyo ako! Yung pipitawan? Pitawan niyo! Why? Make it quick. Ginagawa niyo? Ha? Elias! Chill! Papakilala lang ng mga misaan niya. Saint Elias, savior of the freaks. Ano sa'yo, ma? Wala na tayo sa high school, pare. Tingin mo natatakot pa ako sa'yo. Elias, ha? Kung di ka dumating kanina... Tama na. Tigilan mo na itong palabas mo. Palabas? Yung pagiging Camila de la Torre. Yung sinasabi mo na nakakita ka ng multo. Ang sabi mo sa akin kahapon... Kahapon, akala ko kaya ko magkunwari para malaman ko yung pakay mo. Pero hindi pala. Kasi ayoko pala talaga sa sinungaling at manluloko. So, ganun ang tingin mo sa akin? Bakit hindi ba? Emma, ano bang kailangan mo? Para sa lahat ng to? Kung may binabala ka kay Ninong Vito... Sa tingin mo, gusto ko yung lahat ng nangyayari sa akin ngayon? Na tinatawag akong weirdo? Kung kaya ko lang pigilan lahat ng nangyayari sa akin, ginawa ko na. Pero hindi eh. Ano gusto mo, maniwala ako sa'yo? Yung nangyayari sa'yo, yung sa simbahan yung kanina, lahat yun kasalanan mo. Kasalanan ko? Kasalanan ko na may mga taong makikitid ang utak na pipiliing saktan ang hindi nila maintindihan? Hindi ko naman sinasabi na tama yung ginagawa nila. Pero tama rin ba yung ginagawa mo? Binibilog mo yung ulo ni Mrs. De La Torre para saan? Pera? Kininong pera ang ninakaw ko. Alam mo bang gusto akong patirahin ni Mrs. De La Torre sa mansyon? Pero tumanggi ako. Pwede naman akong humingi ng pera o kahit anong tulong na gusto ko. Pero ni piso nga wala akong hiningi eh. At yung Ninong Vito,
nakikita mo. Siya ang lumapit sa akin. Hindi ako yung lumapit sa kanya. Gusto mong malaman kung anong pakay ko sa inyo? Wala! Ayan, alam mo na. Hindi mo na kailangan pahirapan ang sarili mo at lumapit pa sa isang manloloko. May problema ba? Okay lang. Baalis na rin si Elias. Mukhang medyo intense yun, ha? Bakit ka napabisita? Namiss ka na agad ni Lola. Napabisita ka sa bahay. Pwede bang pakisabi muna sa kanya na hindi ako makakabisita? Gusto kasi ni Manay Ichu na mag-focus ako sa trabaho dito, eh. Pasensya na. Sige. Sabihin ko sa kanya, pero sigurado ko hindi niya tatanggapin yung sagot mo. You should probably expect me here again. Sorry. Mabuti na lang. Lagi kitang gusto nakikita. Kaibigan natin, kaibigan mo lang yun! Pero diba, sinabi ko na nga sa'yo yung nakita ko kay Dad. At ikaw mismo, ngayon pa lang, nakikita mo that that girl is causing problems in my family. Pero ba't pinagtatanggol mo pa rin siya? Ano, nabilog niya utak mo, ha? Oo, nanloloko siya! Pero wala pa rin kayong karapatan sa ginawa niyo kanina! No, she deserves it! Diba, tinanong mo akong bakit hindi pwede maging tayo? Ha? Dahil yun sa'yo, Luna. Dahil sa mga pinagagagawa mo. Kasi ikaw, santo. Kasi ikaw, superhero, ha? Hindi ka makagawa ng mali. Sorry, ha? Hindi ko maabot mo standards mo. Sobrang taas. Luna, teka lang! Pag sinabi ng photographer na smile, magsasmile kayo, ha? Ay, palit kayo, palit. Hi, kids! Hi! Hi. Say hi, good morning. Give me a high five. High five, everybody. Hey! Come on. We're about to start. Get ready, please. Okay. Palit kayo. Hi, Lola. Oh, nasan si Emma? She's not coming. Swamped daw po siya sa work, eh. Too many dead bodies. You should have been more persuasive. I saw her with Elias, though. Yung anak-anakan ng mga De La Cuesta. Walang ibig sabihin yun. Isang hindi nating kilala ang biglang dumating sa buhay natin. Claiming impossible things. At ngayon, biglang kaibigan na siya ng mga De La Cuesta. That's suspicious, Mama. Ready na kayo? Let's start. Ma, kailangan ba talaga ako dito? Para sa foundation to, anak, alam mo yan, ibibigay natin to sa mga sponsors natin para makita naman nila the good that we are doing for the orphans. And this will look good for your dad's re-election. Suportahan mo ang Mama mo, Luis. She's been running the De La Torre Foundation so well all these years. Ma'am, Mayor, dito na po tayo. Ay. Alice, tigilan mo nga yan. Let's go. Hi, kids. Kamusta kayo, ha? Okay.
Okay, guys, let's start the photo shoot. Okay, smile, everyone. 3, 2, 1. Manay, para sa inyo po, ginagawan ho kayo ni Camila niyan dati, di ba? Naalala ko ho, pati kung paano gawin. Kaya nung pumunta po ako sa farm ni na Elias, humingi ho ako ng bulaklak para dyan. Sana makatulong ho sa sakit ng ulo niyo. Salamat, Emma. Okay na po ba kayo? Kagabi po kasi... Paminsan-minsan, binabangungot pa rin ako. Tungkol kay Camila. Wala kasi akong nagawang tulong para sa kanya noon. Hanggang ngayon, daladala ko yun sa konsyensya ko. At dito, para akong nawala ng anak. Pasensya ka na kung napagsalitaan kita ng masama. Kasi mula nung dumating ka, parang bumalik si Camila. Pero sinabi ko sa sarili ko, mag-iibang kwento. Mapoprotektahan na kita. Ayoko pong maging pabigat sa inyo, Manay. Pumunta po ako dito sa Las Espadas para magsimula ng panibagong buhay. Para makahanap ng ituturing akong pamilya. At yun pa rin po ang gusto ko. Yun po dapat yung inuuna ko. Ah, sige po, sige po. Okay, bye-bye. Tiyang, si Jim yung anak ni Aling Agot, patay. Patay na. Di pinapasundo na po sa atin kung okay lang. May na-miss po ba kaming pang-MMK na eksena? Si Jim? Ang bata-bata pa noon. Kawawa naman si Agot. Alina, maganda tayo. Pwede po ba akong sumama? Focus po muna sa work, hindi po ba? Wow, ibig sabihin ba nun, wala mo nang Camilang eksena? Bongga! Tiko! Tiko! Ano ko iwan? Grabe, binanggit ko lang yung pangalan niya. Nagalit na agad siya. Di, hangin lang. Masyado kang praning eh. Sira mo damit ko eh. Halika na, halika na. Mag-ayos na tayo. Sirain mo, sirain mo. Halika na. Huwag mo ko iwan. Sabihin mo kay Camila, kung
Talagang nakikita mo siya. Tapusin na niya ang sumpa na ibinigay niya dito sa plantasyon. Ikot pa man, ha? Bakit? Totoo naman, ha? Simula nung mamatay si Camila, puro problema na lang ang nangyayari dito sa atin. Si Manay, nilayasan niya tayo. Kasi nakita niya na umuusad ang dalakwesta. Pero kami ano, puro kamalasan na lang nangyayari sa amin dito. Pati ang anak ko! Pati ang anak ko, hindi lang may isang kamalasan niya! Ikot, may sakit si Jim. At hindi natin pwedeng isisi ang lahat sa sumpa ni Camila. Sabihin mo kay Camila, nung galit siya sa pamilya niya, yung pamilya niya ay sumpa niya! Sila magsakitan! Bakit kami? Bakit pati ang anak ko? Bakit pati ang anak ko na hindi dapat mamatay na nauna pa sa akin? Bakit? Sabi naman sa kanya ka, narinig mo ako! Narinig mo ako! Huwag niya kami itama! Huwag niya kami itama! Pinaiimbestigahan ko na si Emma, kuya. Totoo na nakakuha siya ng vocational degree. Totoo rin na nagsara na yung funeral home na pinagtrabahuan niya sa Maynila. Pero yung orphanage daw, parang walang makitang record niya dun. Bala kong lumipad ng Maynila para puntahan ng ampunan. Aalamin ko kung anong nangyari sa inyo ni Camila, kuya. Sa tingin ko, malapit ko nang malaman ang totoo. Nawalan daw ng buhay habang namamalantsa. Umagsak yung mukha sa plancha, kaya nasunog yung mata. Kaya mo ayusin yan? Oo naman po, Kuya Iking. Nag-aral po ako ng reconstructive makeup dun sa Maynila eh. Karamihan dun, nasisira yung mukha dahil sa bala. Pero naayos naman po namin yung ilong, pati yung bungo. Ang kailangan lang po sa kanya, simple lang. Konting wax lang, tsaka makeup. Yung sinabi po ba ng nanay niya kanina, totoo po ba yun? Na simula nung namatay si Camila, minalas silang lahat? Pati yung buong plantasyon ng De La Torre? Emma, kung sasakay ka ng eroplano at paliliparin mo sa ibabaw ng plantasyon ng mga De La Torre, makikita mo na karamihan doon nakakalbo na. Nalason at nagkasakit ang mga puno ng saging sa plantasyon na yon. At hanggang ngayon, sinusubukan nilang mag-recover. Pero nakakapagtaka doon, hindi yun nangyari sa mga De La Cuesta. Eh kung tutusin, dapat parehas lang ang kapalaran nila dahil parehas lang naman ang ginagamit na lupa ng saging nila. Kaya lahat sila sinisisi ang nangyari sa sumpa ni Camila. Ayan. Chocolate?
Choc Nat? Kayo ba yan? Kuya Iking! Ate Choc Nat! Tigilan niyo na ako, please! Coming.